Itinuro ni Senadora Laila De Lima si Pangulong Duterte bilang nasa likod umano ng pananaksak sa Bilibid inmate na si JB Sebastian noong Setyembre. Yan ay matapos niyang pabulaanan ang akusasyon sa kanya ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Balitang hatid ni Jam Sisante. Katawa-tawa na para kay Senador Laila De Lima ang pinakahuling alegasyon ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre na siya at si Senador Antonio Trillanes IV ang nasa likod ng pananaksak sa Bilibid inmate na si JB Sebastian noong September 28. New year na new year at umpisa na naman yung mga kasinungalingan nila. I'm afraid that our Secretary of Justice is such a lying bastard, a despicable lying bastard. Ayon kay Aguirre, isang inmate na nagangalang Tomas Doninia ang umaming siyang sumaksak kay Sebastian, alinsunod sa utos ng isang hindi pinangalan ng batchmate sa Philippine Navy. Dating miyembro ng Navy si Trillanes bago ito tumakbo sa Senado. Sa utos na rin ng isang kabats niya sa Philippine Navy na nagsasabing inakailang mawala si Sebastian sapagkat upang hindi na ito makapagdadaldal o makapagsabi tungkol sa kinalaman ni Senator De Lima sa drug trade at sinabi na ito ay nagkasundo na ang kampo ni De Lima at kampo ni Senator Trillanes na iligpit si JB Sebastian. Pumayag daw si Doninia na patayin si Sebastian dahil pinangakuan siyang gagawa nila ng paraan para mapalaya siya kapag napabagsak ang Administrasyong Duterte dahil malakas umano ang Liberal Party. Sabi ni Doninia sa kanyang affidavit, kasama niya si Sebastian sa mess hall ng Building 14 ng Bilibid nang marinig nila pareho na may kalabog mula sa mga kubol. Nang maramdamang may riot, kinuha raw ni Doninia ang pagkakataon para raw isakatuparan ang umano'y plano ni Trillanes at sinaksak niya si Sebastian gamit ang ice pick. Itinanggi na ni Trillanes na may kinalaman siya sa pagsaksak kay Sebastian. Wala raw siyang dahilan para ipagawa ito. Sabi pa ni De Lima, ni hindi niya kilala si Doninia. In the first place, sino nga yung Doninia na yan? I don't know him from Adam. I have not heard about him. Isa na naman siya katulad ng mga Maldeo na yon, yung mga, ano yun, mga Durano na yan, mga sino yan, mga hinayupak na yan. Wala rin daw dahilan si De Lima para ipapatay sa Sebastian dahil umaasa pa siya noong makakatulong si Sebastian para pabulaanan ng alegasyong sangkot siya sa Bilibid drug trade. Base raw sa sariling sources ni De Lima, si Pangulong Duterte ang nag-utos na saksakin si Sebastian at tatlo pang inmates para takutin sila at mapilitang magsinungaling laban kay De Lima. Ang Pangulo mismo, hindi naman yan ipagpagawa kung walang blessing sa taas o kanya mga operators. Through his operators, he has enforcers, he has operators. Kaya nga tinatanong ko, magkano na ho, Pangulo, ang nagagastos nyo dyan sa obsession nyo sa akin? Sinisikap pa ng GMA News na makuha ang panig ng palasyo sa alegasyon na ito ni De Lima. Wala pa rin reaksyon si Aguirre sa mga buwelta ni De Lima. Itinanggi naman ni Liberal Party Chair Vice President Lenny Robredo at Liberal Party President Senator Kiko Pangilinan na may plano ang partido na patalsikin si Duterte. Tingin ko halata naman na hindi malakas yung Liberal Party. Ilan na lang ba kami ngayon? Ang isang Volkswagen na lang yung Liberal Party. Sabi ni Pangilinan, walang saysay ang sinabi ni Doninia. Pero hindi rin nila ito masisi dahil maaaring ang pagsisinungaling lang ang paraan nito para mabuhay. Jam Sisante, GMA News.